Your family. Gaano ka importante sa iyo ang ano, ang pamilya mo? Are you still close to your family? Ano, close close na naman kami, kaya lang patay na nanay at tatay ko. Pero okay. Close pa rin kami, ha, nag-uusap pa rin. No. Close, pero ulila na kami eh, dahil namatay ang tatay ko, mga 10 years ago siguro. And then my mother, mga 6 years ago siguro. And then, being the eldest, so ako na yung tumatay yung magulang ng mga kapatid ko. Although yung mga kapatid ko ay mga adults na rin at nasa tamang edad na rin. Pero, syempre, as the ate, ay dahil konti lang kami, siguro 14 lang kaming pamilya. Okay. Kasama na mga pamangkin. So, ayoko na hindi kami nagkikita. So, lagi kaming nag-organize na magkikita-kita. Madalas yan. Madalas. Kasama pati yung mga pamangkin at pati yung anak ko. Then, so, close talaga kami kung saan kami nagpupunta. Okay. So, travel. Traveling. Travel. O kaya, simpleng paliligo lang sa Pansol. Pupunta ng Tagaytay. Ano yan? Monthly? O, probinsya. At least monthly or okay. Ano. Oo, may ganun. If I may ask, how old is your anak? Siya ay 16 years old now. Oh, big na rin. Oo, 16 years old. Kamusta maging ma'am? Habang andito tayo sa industriya ngayon na... Ang aking pagiging mother ay hindi by birth, ha? Siya ay aking adopted son. Okay. Siya ay may autism. Okay. In a way, ako may mild autism din. So, nakarelate ako. Nakita ko, kasi at the time yung sa akin, nung bata ako, wala pa yung mga autism. Wala. Malikot ka lang. Malikot lang, makulit lang, o kaya slow ka lang. No? So, hindi nila nadadiagnose. Yun yung isa sa reason din kung bakit tinapon ako sa Kalabanga. Because hindi ka nila maintindihan. Hindi ako nagpa-participate sa classroom. Okay. So, pinapatawag yung parents ko. Yung parents ko naman, dahil hindi naman talaga sila nakapag-aral. So, hindi rin nila naiintindihan. So, imagine mo, 7 years old, nagkakata ko ng klase. Hindi ako pumapasok ng 7 years old. Suwail ka lang nun. Suwail, akala nila, masama ka. Suwail lang ako. Pero, hindi ako nakaka-relate kasi. Mm-hmm. So, pero hindi naman ako nagbubulakbol. Nasa library ako, nagbabasa ako. Okay. Hindi ko nasasakyan yung itinuturo sa akin. Oh. Pero yung mga libro sa library, doon ako nabubuhay. No? Wow. So, ayun yung pinatapon nila ako doon sa ano. So, nung lumalaki na ako at nung nagkaroon na ako ng anak, and then nakikita ko kung anong meron siya at difficulties niya na meron ako, doon ko na siya pinadoktor. Agad. Okay. And then nung tinetest na siya para makita kung anong klaseng autism meron siya, may test yun eh. Parang merong siguro 60 or around 60 na parang symptoms. I'm sorry, hindi ko masyadong natatandaan na yung mga terms. Mm-hmm. Lahat ng meron siya, meron ako. Meron ka. Kaya doon ko rin na late diagnosed din ako. So because of that, alam ko kung paano ko i-handle ang son ko. Yeah. Okay. Yeah. So kung ako pagsusulat, siya naman ay artist, paggawa ng puppets ang kanyang, ano. Really? Meron siyang, wow. So gumagawa siya ng puppets sa magmula bata pa hanggang ngayon ginagawa niya. You have time for him? I mean, sa busy, paano scheduling mo pag gano'n? Work from home ako eh, so... Hanggang ngayon? Oo. Talaga? Sarap mo naman. Work from home ang mga writers eh. Kaya naman pala, ano ka ng anong... Nasa bahay ka lang pala. Pag hindi ka na dula, makapag-bash nga. Hoy! Naririnig! Hindi totoo yung ratings mo, hindi papatol ako. Nababasa rin kita, ha? Papatol ka rin, ha? Nababasa rin kita. Oo, minsan siyempre ka lang patulan mo yung mga yan. Si Paula, nagpapatol na. Kailangan. Si Paula, nagpapatol na naman. Teka nga, tatalbugan ko. Sobra na yata ang binabash si Paula. Me to the rescue. Yung totoo yung ratings na yan! Okay. So, yun. Okay. I mean, ngayon ko lang kasi nalaman yung ano. Paano magpalaki, especially sa ganitong day of age na panahon? Paano magpalaki ng anak na ganun? Anak. Yung general, social media. Mas delikado eh. Yung anak ko, hindi ko siya binigyan ng cellphone. Nang magmula, okay lang. Kasi nakikita ko siya, dahil pinapacheck ko siya doon sa doctor, doon sa child, fine, meron ano.
meron dong isang case ng bata na baby, bata pa lang, baby pa lang, binigyan na niya ng cellphone. Tapos dumating yung edad niya na 12 siya. Pag tinatanggal yung cellphone, nagtatantrum siya yung bata. Sakit na siya ng mga bata ngayon. Yes. Ha? Pag masyadong nasanay, nagiging, nagkakaroon ng technology something addiction. Oh, correct, correct. At nagiging sakit siya. Mm-hmm. So, doon ko nakita na, hindi ko pagsa-cellphone yun to, hanggat bata pa. Pinag-cellphone ko na lang siya nung 14 years old na siya. Okay. Doon pa lang siya nag-cellphone. So, aware siya sa mga... Aware siya sa ginagawa. Aware siya. Pag binabash ka. Hindi totoo. Pag alam niya. Hindi niya alam yun. Hindi niya alam. Meron ng isang instance nung sinusulat, hine-headwrite ko yung my husband's lover. So, syempre, pinapanood ko rin siya. Mm-hmm. Dahil pinapanood ko siya, nanonood din ng anak ko. Mm-hmm. So, and nag-aaral siya noon sa Catholic school eh. So sabi ng teacher, kids, ano yung favorite show nyo? Sabi ng anak ko, my husband's lover. So syempre na-shock yung teacher, hindi niya pa alam na ako yung nagsulat. Eh. So tinatawagan ako ng school, ma'am, medyo ayusin niyo po yung ano, i-supervise niyo yung anak niyo kasi nanonood po siya ng pang-adult. Anong pang-adult? My husband's lover po raw ang gusto niya. Sabi ko, okay lang ipanood ka sa anak ko kasi walang masama dun sa show. Mm-hmm. Mabuti nang at least bata pa siya, alam niya na may LGBT. Mm-hmm. Alam niya na dapat nire-respeto ang LGBT. Correct. Yan ang sagot ko. Tama, pumalakpak naman yung teacher. Ne, sa isip ko lang yan. I'm sure gusto rin lang show. Hindi lang naman sabi kasi Catholic school. Yan. Sabi, binash ka. Hindi, binash ka. Okay, next picture tayo.